na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kaniyang pagkapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kaniyang pagisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay aminawang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mo mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod na naliligid na mangmuog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana isagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo pong lahat. Alleluia,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito ay asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nabagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni San Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroonan ng hari. "Ang ibig ko po ay ibigay ninyo sa akin ngayon ng isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyo ng dalaga sa kaniyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayong araw na ito, ating ginugunita ang pagkamartir ni San Juan Bautista. Malimit nating maririnig ang pangalan ni Juan Bautista kapag malapit na ang Pasko o panahon ng Adbiento. Sapagkat si Juan Bautista ay naghanda sa daraanan ng Panginoon. Ngunit ngayong araw, ating ginugunita ang kanyang pagkamartir. Alam po ninyo mga kapatid, ang isa sa pangyayari sa ating ebanghelyo ngayon, maganda na sana eh. Kasi si Herodes, sabi sa ebanghelyo, naniniwala kay Juan Bautista. Okay? Malinaw iyon. Siya ay nasisiyahan kapag si Juan Bautista ay nagsasalita o nagpapahayag o nagtuturo ng matuwid na buhay. Pero dahil sa pangyayari, ang kapatid ni Herodes na si Felipe, ang asawa nitong si Herodias, ay kinakasama ni Herodes. So sinasabi ni Juan na mali ang iyong ginagawa. Ang asawa ng iyong kapatid ay mali kung ito'y iyong magiging kasama o sisipingan mong asawa ng iyong kapatid. Yun ang sinasabi ni Juan. At maraming ang tagasunod itong si Juan, maraming ang niniwala sa kanya, kaya hindi rin masumbatan o hindi rin niya magawang magalit kay Juan Bautista sapagkat yung sinasabi nga naman niya ay katotohanan.
Kaya nung nagkaroon siya ng pagkakataon, si Herodias, na asawa ni Felipe, na kinakasama ni Herodes, wag ko kayong malilito, na nagkaroon siya ng galit kay Juan Bautista sapagkat para bang ipinamumukha sa kanyang ginagawang mali. Ipinamumukha sa kanya ni Juan Bautista. Kaya nagalit itong si Herodias. Gusto niyang ipapatay si Juan Bautista. At nagkaroon naman siya ng pagkakataon. At nagwagi naman talaga si Herodias sa kanyang gusto at nais. Yung sitwasyon ni Herodes, napakalaking impluwensyang ginawa ni Herodias. Imagine ninyo, sumayaw lang yung kanyang anak na dalaga. Nasiyahan si Herodes. Anong ginawa ni Herodias? Sinamantala niya yung kahinaan ni Herodes at ginawang pagkakataon upang ipapatay si San Juan Bautista. Iba talaga ang may impluwensya. Iba talaga ang naiimpluwensyahan. Kaya mga kapatid, magandang tanong, papaano ninyo o natin ginagamit ang ating impluwensya at paano natin gagamitin sa tama kung tayo ay nakaka-impluwensya sa ibang tao? Manipulation and influence. Ito ba ay ginagamit natin para makahikayat ang ibang tao na gumawa ng tama at mabuti? Kung meron kang influence sa iba, maswerte ka. Then use it for the common good. Use it for the betterment of the people. Hindi yung manggagansyo at mang-iisa. Manlalamang ng kapwa-tao. Ito namang si Herodes, medyo may kayabangan din. Ayaw niyang mapahiya sa mga kagawad at mga pinuno ng mga hukbo sa kanyang mga bisita noong kanyang kaarawan. Kinain din siya ng kanyang pride. Nagpadala din. Dahil nga naipangako niya, kahit kalahati ng kanyang kaharian, ibibigay niya kay Salome sapagkat siya nasiyahan nung sumayaw ang dalaga. Hindi niya nagawang tumanggi sapagkat meron din siyang pride. Yun din yung isang bagay na nakalulungkot. Pangalawa, mga kapatid, pangalawang punto, matindi yung ginawa ni San Juan. Sino ba dito yung may kayang ipamuka sa ibang tao yung kaniyang kamalian? No, ano ba yung usual na ginagawa natin kapag hindi natin kayang diretsahang sabihin sa mukha ng taong ito ang kanyang pagkakamali? Anong ginagawa natin? Pinagchichismisan lamang natin. Mamisan, pinopost sa Facebook, sa social media, and that is the only thing we can do. Hindi natin kayang sabihin harap-harapan kung ano yung kanyang mali. Baka kasi, ito yung maka-discourage sa atin, ikaw naman para napaka-tino mong tao, para napakabuti mong tao. Baka ma-back to you ka kapag nang ganun ka ng ibang tao. Baka sabihin sa'yo, akala mo naman kung sinong magaling at mabuti. Pero yung ginawang pagtindig ni Juan Bautista hinggil sa katotohanan na mali na makisama ka sa asawa ng iyong kapatid ay isang bagay na hindi natin kayang lahat gawin. Kahit gaano pa natin ka-close yung ibang tao. Pero maraming ibang paraan. Hindi lamang sa pag-asabi ng diretsahan sa taong gumagawa ng mali. Pwede mo siyang kausapin ng sarilinan, pakiusapan na mali yung kanyang ginagawa. Pero ang pinakapunto dito, mga kapatid, pagminsan tayo ay takot, nangangamba, na-discourage kapag alam natin na merong taong mas mataas sa atin. Medyo umiiwas tayo doon. Medyo takot tayo doon. Pero tanungin natin ating sarili, takot ba tayo sa Diyos? In a sense na
tayo ay gagawa ng tama, hindi dahil gusto natin maging magaling sa harapan ng ibang tao, kundi sa tingin natin, ito ang gusto ng Diyos. Papaano natin may papakita ang ating pagtindig, ang ating paninindigan hinggil sa tama? No? Kaya alam po ninyo, maganda rin na dumedepensa tayo. Okay? Dumedepensa tayo. Dumedepensa tayo dahil alam natin sa sarili natin, tama yung ginagawa natin. Hindi yung defensive na ayaw sumagot. Yung nagtataray lamang kapag tinatanong. Kapag pag binubusisi, nagtataray. As if siya yung hihilingan. Eh siya naman yung humihingi. Hindi. Maging mababa ang kalooban, pero alam na rin sa sarili natin na tayo ang tama. Dumepensa tayo hindi dahil meron tayong tinatago. Dumepensa tayo dahil alam natin na tama tayo. At iyon yung gusto ng Diyos na makita sa ating pagkatao. Mahirap po yan. Lalong-lalo na kapag nag-iisa ka. At sa palagay mo, wala kang kakampi. Pero pag minsan ho kasi, kapag alam mong nasa tama ka, hindi mo kailangan ng kakampi. Hindi mo kailangan ng kakampi para ipagdanggol ang katotohanan. Hindi sa lahat ng pagkakataon magtataray at magsusungit ka kapag ikaw ay tinatanong. Hindi sa lahat ng pagkakataon magyayabang tayo sa harapan ng ibang tao. Dahil alam nila o alam natin na mayroong mali. Ang katotohanan ay katotohanan kahit kaunti ang gumagawa. At ang mali ay mali kahit marami ang gumagawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Juan Bautista ay parangalan. Sige kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamamatay. Sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak,
Ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa karatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kaniyang kalis linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Handa kong ialay
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang, ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagabiniyag na si San Juan. Ipagkaloob mong sambahin namin ang inilahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang paggalap nito araw-araw. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nagaanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po
at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakilabas po ang inyong mga religious article. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayinin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.